Welcome ulit sa channel ko. Dito sa video na to, tuturo ko sa inyo yung paano mag-edit sa cellphone. So, magbe-benefits dito is mga baguhan na mobile filmmaker or beginner sa editing. Walang makina na ganun kalakas mag-edit. Wala talaga ano, ito lang talaga yung gamit nila, cellphone. So, ang ituturo ko sa inyo sa video na to is basic pa lang. So, kung makikita nyo na pangit yung pagkakagawa, pagpasensyaan nyo na kasi rush or talagang raw lang yung ginawa ko para ma-share ko lang yung idea ko. Kung wala man akong naituro or walang naisabi, may comment nyo sa baba para naman ma-share ko sa inyo kung ano pa yung alam ko. Pero kaya kong mag-advance tutorial sa apps na to na papakilala ko, subukan natin. So, reminder lang po, hindi po ako ganoon kagaling pagdating sa editing at hindi rin po ako ganoon kabihasa. So, kung may mga mali-mali man akong masasabi at nasabi, pagpasensya nyo na po. So, with further ado, papakilala ko ang ginagamit ko dati na editing software or apps sa mobile is KineMaster. Yan. Hindi ko na patatagalin to, pero bago lahat, intro muna tayo. So, Brad, ano nga pala? Yung KineMaster is not free. Hindi ito free. Subscription-based siya. So, may monthly siya na 200 pesos or less. Tapos annual ata yun is 1.7. So, nasa sa inyo na yun kung mag-a-avail kayo. Kung ayaw nyo namang mag-avail at isa kayo sa mga Pilipino na gusto ng libre, tuturo ko rin sa inyo. Ituturo ko muna yung part na libre. Sa part na libre, punta lang po kayo sa Google Chrome. Pagpunta ng Google Chrome, search nyo po AC Market. AC Market, pagkakita nyo ng AC Market, download nyo po yung APK niya. Pagka-download ng APK niya at na-download mo na sa cellphone mo, so buksan mo yung apps mismo, yung AC Market. Pagbuksan yung AC Market, search KineMaster or KineMaster, depende na kung paano basahin. Pagka-download mo nun, install. Pagka-install mo, ready na yon, wala nang ads, wala nang... Ang problema kasi sa iba, gusto mawala yung watermark. Kahit ako, ayoko rin ng watermark. So, nasa sa inyo na yan kung gusto nyo dito sa AC Market. Pero, warning lang para sa mga magda-download na hindi dadaan sa Google Store. Prone po tayo sa spyware, malware, at mga viruses, basta. Nasa sa inyo na po kung gagawin nyo to. Pero, hindi ko ina-advise at ayokong i-advise sa inyo. So, bunta na tayo sa editing. Tawagin ko editor ko. Mark! Paliitin mo ako, lagay mo ako sa gilid. Sa gilid lang. Para ano, papanoorin ko kung tama yung mga, ano, sinasabi. Okay lang? Yan. Paliitin mo pa. Huwag mo lang i-hide ako kasi, ano, hindi, wag mong i-hide, manunood ako. Okay lang? O sige. So, i-roll mo na yung ano. I-roll mo yung ano dito sa background. Yan, i-roll mo yung tutorial. So, pagdating dito. Yan. Punta na tayo sa... Yan guys, simula na tutorial. Makinig na lang na tayo ng project. So, ito kasi, itong my play button na yan is didirect ka sa YouTube channel nila. So, di na tayo pupunta ron, diretso tayo. Itong nasa gitna na malaking bilog, yan yung pindutin nyo. Pag pindut mo nun, makikita nyo yung aspect ratio. Aspect ratio, ito yung laki, yung size ng video mo. 16:9, yan lagi yung video na ginagamit sa mga TV or halos sa lahat 16:9 ngayon eh. 19:16, itong nasa gitna yung patayo. Siguro sa TikTok, yan, or sa Instagram, pwede. Pero sa Instagram kasi 1:1 is enough. Okay na yung 1:1. So, dahil YouTube tayo, piliin natin 16:9. Pagpindot natin nun, direct agad tayo dito sa media browser. Ibig sabihin, ng media browser, ito yung laman ng cellphone mo.
at dito yung dito naka-save yung mga footage na kailangan i-edit. Bago kayo mag-edit, ilagay niyo na sa isang folder lahat yung lahat ng ano, lahat ng i-edit na video nyo. So, para pag naghanap kayo or may gagawin kayo, hindi na kayo mahirapang maghagilap. Ito kasi, hindi ko nilagay sa folder kasi biglaan. Papakita ko lang sa inyo paano or ano yung gamit ng KineMaster. So, labas muna tayo. Tingnan muna natin yung mga buttons. Dito sa main platform ng apps na to, etong itim na box, yan yung preview or review section. Diyan sa preview section, dyan mo makikita yung kung ano ini-edit mo. So, dito sa baba na to, ito, timeline yan. Diyan naman nakalagay yun, or diyan mo ilalagay yung mga media na kailangan mong i-edit or mga effects, diyan mo ilalagay. So, tapos, ito may button din ng store. Ito namang parang gear is, of course, settings. Dito sa settings, hindi ako masyadong nag-adjust. Depende sa inyo kung ano. Pero sa akin, hindi na. Video, fade in, fade out. Masilig ako sa fade out. Nang sa end, doon ako lagi sa end. Editing, hindi ko na masyadong binabago yan. So, labas na tayo sa settings. Simulan natin mag-edit. Punta tayong media. Hanap tayo ng, syempre, edit natin. Lagay tayo ng warning. Warning. Punta ka sa folder. Click. Nag-a-add na yon. So, punta tayo ulit. Dagdag tayo. Diretso tayo sa isang footage na lang. Yung, ito. Pasok natin to. So, yan. Nakita nyo itong kulay pula na to. So, tanggalin muna natin to. Yan, yung may number na yan, yan yung cursor nyo na rin. Halimbawa, dito yan natapat. Nag-add ka ng isang footage. Yung kanina. Sa unahan siya mapupunta. Kasi yung position nito is nasa unahan. Kung gusto niya ang ano, dito na kagad sa likod, iset nyo na kagad siya dyan. Pak! O, diba? Nasa likod na siya. Play natin saglit. Whoops! Diba? So, pangit kasi may text. Tanggalin natin. Para ma-cut yan, select video, lalabas na kagad tong option na to. Piliin mo yung gunting. Trim left of playhead. Ito yung playhead. Yung kulay orange na may number. Nawala yung sa left. So, sa dulo, meron din yan. So, cut din natin to. Kasi hindi naman natin kailangan yun. Oops. Right playhead naman. So, yan na. So, review. O, diba? So, sisingi tayo ng isa pa. Lagay tayo pang isang footage para medyo mahaba. Ito, dito na tayo kumuha. Pak. Tanggalin natin to. Hindi naman kailangan. And cut. So, yun na. So, yan. May tatlong footage na tayo. So, mga brad, nakikita mo yung plus na yan, yung plus sign. So, pindutin natin. Maglalagay na tayo ng transition. Yan. Biglang lumabas yung transition dito. Transition option. Yan. So, pili tayo ng ibang transition. Dun lang, window error. So, tingnan natin. Palit. Pangit. Yan na lang. So, may transition na tayo. Etong voice, yung voice na yan, hindi ko magamit ngayon kasi naka-screen recording ako, hindi yan mag-on. So, dyan ka pwedeng mag-voice over. Audio. Ang audio, dito ka makakapulot ng mga musical scores, musical assets, effects, dyan, nandito na siya. So, lagyan natin. So, radio hype, lagyan natin dito sa babae na may nagde-disco. Yan. Cut natin kasi biglang nagpasok si Iron Man. Cut. Ah, yan. Okay na yan. So, play. Diba? Para maganda, yung pag-transition mo papunta dyan, itong glitch na to, lagyan natin ng audio.
effects. Oh, lagay natin yan. So, and may ano na tayo, adjust lang natin konti. So, cut. Para makita nyo. Palakihin. Yung pinakamahina. Select. Then, cut. So, preview. Mahina. Laksan mo. So, isa pa. So, yun na. Pag pinapalit pala, hold mo lang dalawang daliri. Ganyan, no? Punta tayo dito sa layer. Ah, sige. Layer tayo. Lagyan natin ng title. Layer text. Lipat lang natin to. Ayan. Man. Okay. Yan na. May iron man na tayo. Tapos. Yan na natin siya. Fade in. Check. Fade out. Check. So, yun yung animation ng text. Tama. Boom. Gandahan pa natin. Glow. Yan. Palitan ng kulay. Red. Kasi red naman siya. Okay na yan. Tapos, outline. Check. Marami pa. So, blending. Kita. Multiply. Wala. So, tingnan natin ito. So, okay na yun. May title na tayo. So, lagyan natin ng clip graphics. Tingnan mo po. Tingnan nyo to ah. Clip by clip graphic dyan. Pero sa ray, wala. Effects agad. Wala dyan. Ang example ng clip graphics ay ganito. Ayan. Comic story. Lagay natin tong ito. So, palitin natin. Para ma-adjust. Tingnan natin. Diba? Mukhang comics. Yun na yung clip graphics. Parang overlay lang siya. Isa sa mga simple lang. Oops. Ayan na. Meron ka ng clip graphics. Dagdagan pa natin. Layer. Media. Sa media, ibig sabihin nun, pag layer, ibig sabihin, nasa taas siya ng media. Okay? Pag naglagay ka lang layer, mas flexible ang layer kesa sa media. Mas makapag-edit ka ng marami. Pag layer, dun ka sa layer area. Punta na tayo sa ano, effects. Pasok natin to. Masyado namang cartoon eh. So, babaan natin. Yan. Nagkaroon siya na parang pixelated area. So, okay na yan. Overlay. Overlay is ganito lang yan. Parang sticker or effect lang din. Tama. Yun na yun. Ah, wait. Kaya natin dito. Masyado mabilis. Habaan mo para makita. Lakihan. Play. Ah, diba? Lakasan natin yung volume nito. Yan. Pag clinic mo kasi yan, ito yung volume. Volume option. Hinaan mo, effects, meron din. Dito. Ito lagi yung nilalaro ko. Pag mahina yung ano ko,
yung voice over or hindi marinig masyado, hindi klaro, ina-adjust ko lang yan. Like yung 200. So, okay na yan. Play. Nakita mo yung text goes here. Pwede mong i-edit yan. Punta tayo dyan. Eto. Text goes here. Ibig sabihin, lalagyan mo ng text yung eto. Yung mga nakalagay dyan. Papalitan mo yan. Punta ka lang sa clip graphics. Yan. 1, 2, 3 na yan. Dyan mo lalagay yun. Itatype mo lang. So, meron na tayo. Okay na yan. Kung gagamit naman kayo ng green screen, dito naman tayo. Ang green screen, laging layer. Hindi pwedeng maging media siya. Kasi hindi gagana yon. So, punta tayo ng layer. Media. Ba, nalilito kayo. Iba po yung layer media, tsaka direct media. Itong media na to, yan yung base. Itong layer na to, at dito yung mga, ito na yung mga layer media mo. Yan. Ito, yan yung magiging green screen natin. So, adjust lang natin siya. Lagay natin siya dito banda. So, play. Ayan na inan. So, i-ano muna siya. Resize. Ayan, lagyan natin siya dito. So, para matanggal yung green sa likod, pupunta tayo dito siya sa chroma key. Kung etong media, pinindot mo yan, wala makikita ng chroma key. Hindi mo siya ma-edit as media file. Ba? Dito sa layered file mo, dun lang mag-upper yung chroma key. Laging yung green screen mo, ilagay mo lagi sa layer portion niya. So, click chroma key, enable. Nag-black and white. Huwag ka mag-alala kasi i-adjust natin. Ang technique dyan, ang ginagawa ko, dapat ikaw maging kulay puti. Ayan. Parang ganyan. So, click sa labas. Ayan na. Makikita mo sa gilid ko ng, may green pa. Adjust pa natin. Baka kaya pa. Oops, sobra. Pag ganito nangyari, ito, transparent ka. So, balik ka doon sa chroma key. Adjust ulit natin. Ayan, palagay ko okay nito. Testing lang na naman. So, lakasan natin yung boses ko. Ayan. So, okay na yan. May green screen ka na. Kung bakit tatanong nyo kung pwede bang mag-layer ng isa pang green screen, try natin. Bawa, hanap tayong green screen. Ito. Lagay ulit tayo ng panibagong green screen sa ilalim. O, diba? Hindi. Hindi pwede. So, tanggalin natin. Makapaglagay ka lang ng panibagong green screen if hindi dito siya sa media na to. Sabihin, video. Lagay natin yan. Ayan na. Diba? Diyan ka lang makapaglagay ng green screen. So, mamaya, tuturo ko sa inyo kung paano ilagay yan. Pero bago lahat, tuturo ko muna pala sa inyo yung animation. Pag pinili mo yan, kita mo yan, pag click mo ng video, makikita mo dito sa side na to, may susi. Ito yung animation. Ibig sabihin, maglalagay ka ng keyframe. Keyframe, ito, plus. Diba? Tapos, isa pa. Lagay tayong apat. 3. Unang keyframe, lipat mo siya dyan. Pangalawang keyframe, dun. Pangatlong keyframe, dito. Pangapat. Yan. So, check, may apat tayong keyframe. Play. Diba? Diba? Yun yung kahalagahan ng keyframe. Isa to sa pinakamahalagang feature ng isang editing app. Dapat may keyframe. Sa Premiere kasi,
ito yung sinasabi, keyframe niya. Kung gagawa kayo ng intro, isa to sa mga tools na magandang gamitin. Wala na yan. Magagamit mo lang ito pag mga ba, clip, i-clip mo yung isang portion sa video mo. Yan, gamit mo rin yan. So, punta tayo dito. Tuturo ko sa inyo, speed. Ito yung speed ng kung gusto mong slow-mo or fast. Nasa inyo yan. Baka ito. Slow-mo. Normal is 1. Yan. Pag nilagay mo sa 8 times yan, ang bilis niyan. So, 1 lang. Check na yan. Next na ituturo ko is, turo ko sa inyo yung, ito na lang, sa mga options dito. Yan. Speed, naturo ko na. Reverse. Pag pinut mo yung reverse, magre-reverse yung video na nakaselect. Rotate or mirroring. Okay lang yan. Color filter. Itong color filter, magagamit mo to sa sample natin to. Nakita mo yung babae na yan sa background ko. Pag pumunta ka ng color filter, ito yung mga option. Color grading naman to dito. So, basic. Pili natin to. Oop. Pangit. Oh, nangyari. Color. Cold. Di na rin. Pangit. Nasa sa inyo yan kung paano i-color grade yung isang footage nyo. So, dito tayo. Brightness down. Contrast up. Okay na yun. Naka-color grade ka na. Pagka-color grade mo, meron pa yan. Color grade equalizer. Equalizer is, turo ko sa'yo. Wait. Saan na yung bass reducer? So, dito tayo, tingnan natin kung may magbabago. Equalizer. Dito tayo banda. Bass. Ayan, nagkaroon na siya ng konting bass. So, volume envelope. Volume envelope is parang keyframing din ang datingan. So, dito tayo. Volume envelope. Paglalagay ka lang ng keyframe. Tama ka. Ayan, apat. So, itaas mo to. So, preview. So, yun. Yung pitch ay yung taas ng boss siya na bago. Ayan. Yun yung volume envelope. So, pick uli yan. May volume envelope ka na. Reverb. Ano yung reverb? Ito yung tinama to. May reverb dito. Ayan, reverb. Bathroom. Yung boses ko, nagkaroon ng echo. Ng konti. So, yun yung reverb. Nag-e-echo na siya. So, lagay lang natin sa normal. Tapos, voice changer. Ayan. So, see, nagbago na ulit yung boses or yung pitch ng voice ko. Blending, madali naman to blending, yun lang. Pero, sa text, yun, gamit na gamit ko yan. Pero sa video, hindi pa masyado. Sa extract audio, mawawalan lang ng audio yung video mo. So, yun na yun. Ito, pan and zoom. Pan and zoom, gamit na gamit to pag still, yung hindi maggalaw yung camera. Para magkaroon ng konting drama. Kailangan mo ng pan and zoom. So, yan yung start. Bawa, yan yung start ng clip. Medyo i-zoom in mo. Nakita mo nagbago yon. Ayan yung end. Ito yung end position. End position is full screen. So, okay lang yan. Nasa inyo kung ano yung gagawin nyo. Pero sa akin, hindi ko naman masyadong inaano yung pan and zoom na to. Ginagamit ko lang talaga to pag mga travel video, yan meron.
Pero kung nakaupo ka lang din naman, okay lang naman to sa may mga interview. Pero kung nakaupo ka lang at wala ka namang gagawin, di mo na masyadong kailangan yung pan and zoom. Ano na tayo? May green screen. Ano pa ba? Kulang. Dapat dagdagan pa natin. Tuturo ko sa inyo kung paano maglagay ng green screen to green screen na editing. So, punta muna tayo rito. Cut natin sobrang haba. Yan. So, add tayo ng layer. Media. Video. Ito. So, yan. Dito, gagada to. Gagada tong green screen to green screen. Ganun lang din yung maging operation na gagawin mo. So, play. So, i-mute muna natin. So, tanggal, i-chroma key na natin siya. So, dito muna. Oops. Ayan. Para, ito kasi, dapat, pag sa Premiere to, naka-tracking or naka-motion track. Dito, hindi pwede kasi wala namang motion track tong application. So, ginagawa ko pag ganitong may comedy scene. Ito, split and insert freeze frame. Ayan, may freeze frame ka na. Habaan mo yung freeze frame mo. At adjust. And tapos isakto lang, isakto natin sa mata. Ito nakapigit. Yan. Di pa sumakto. So yan. So play. So yan. Lakasan natin. Sobrang lakas. Sa tenga. Nanod lang. O, diba? Yun na yung paglagay ng effect. Kompleto na yan. Or gusto nyo pang maglagay ng subscribe chuchu. So, ito yata. Edit lang natin to. Cut. Trim. Pasok lang natin siya dyan. Oops. Ayan. Click ng subscribe. Cut natin siya dito. Paliitin mo. Tapos, chroma key. Lagi nyo, pag ganitong green screen na may ano kayo, i-chroma key nyo lagi. Kasi marami nakikita ang baguhan na hindi nila ina-adjust yung chroma key. So, misan pangit na tingnan. So, play. Oops. Diba? Yun. So, ganun lang. Ganun lang mga brad. Napakadali. Yung iba, so, siguro sa susunod na tutorial, ituturo ko sa inyo yung pag-edit o paggawa ng logo dito or intro. So, dito naman, hindi ba kayo ito? Hindi ko pa naturo. Ito kasi, dito makikita yung sitwasyon sa timeline. Ayan na yun, yung mga layer, patong-patong. Pag ito naman sa baba na button, every cut naman yan. Ano.
So yan, ganun lang. Nasa inyo na yan, nasa imahinasyon nyo kung paano nyo papagandahin yung video nyo. Ito, medyo pangit kasi ano lang naman to eh, tutorial eh. Tinuturo ko lang yung mga basic function ng application na to. Kumbawa, natapos nyo na lahat, nalinis nyo na, naplansya nyo na, export na tayo. Dito, yung arrow up na yan. Ang ginagawa ko lagi is 1080p, 30 frame rate. Tapos, sinasagad ko siya sa high. So, mayroon akong 383 MB na export file. So, pag in-export ko yan, yun na, lalabas na siya. Dito ko na tatapusin yung tutorial muna ng basic editing sa KineMaster. So, guys, dyan po muna tatapusin natin ang ating tutorial sa KineMaster. So, mahaba pa po. Marami ka pang posibleng magawa sa KineMaster. To inspire you, may link ako dito. I-click nyo po yan. Or pagkatapos nito, pagkatapos nyo panoorin nyo po yan. Or sa description. Ito ay isang editing competition ng isang director, which is Ryan Odensial. Ito yung category 2 is all mobile film maker or mobile editing software lang ginamit. Ako kasi sa category 1, doon ako. Kapos hindi ako nanalo. Siyempre, baguhan lang. At dito naman sa mobile na to, naisip ko, sana nag-mobile na lang ako. Siguro nakasapagsabay-sabay pa. Pero, panoorin yung mobile editing na video nila. Yung top 10, isa sa pinaka maganda. Ang ganda ng pagkakaano. So, guys, dito ko muna tatapusin lahat. At, see you na lang next tutorial ko. Kung dito ulit sa mobile pa rin tayo, hindi tayo lalayo kasi hindi ko pa naman kabisado sa Adobe Premiere. So dito muna tayo. Tingnan natin kung kaya na nating lagpasan yung advance. So see you next video. Ako nga po ulit, ito Kuis Makoy. Kung hindi ka pa naka-subscribe sa akin, subscribe na po kayo. Subscribe button diyan. Yan. Yung subscribe button na yan, pindutin mo lang. Pag napindut mo yung subscribe button, sama mo yun na yung like, tapos yung subscribe button, tapos click mo yung bell para ma-notify ka sa mga video na i-upload ko, tapos all, select all mo, tapos yun na, tapos na po, nakasubscribe na po kayo sa akin. So dito ko natatapusin to. Thank you po sa lahat ng nanood. Peace!